Ang Safe Spaces Act po ay isang batas na nagde-define ng gender-based sexual harassment o GBSH sa iba't ibang space or environment, katulad po ng kalsada, public spaces, workplace, educational and training institutions, and online o yung cyberspace. Ang Philippine Commission on Women po, malaki yung naging bahagi nito mula doon sa paglalobby, pagsusulong ng ganitong klaseng batas hanggang sa pag-formulate ng IRR po nito. Hanggang ngayon na kami rin yung nagmo-monitor and kami rin yung nagli-lead ng awareness campaign for the Safe Spaces Act. Okay, so narinig natin kung ano ang naging role ng PCW at kung ano ba tong Safe Spaces Act na to. But to give us a more detailed na discussion on this, dumako naman tayo sa question and answer natin with Ms. Nevy, ano? This is I think this first question is a very good na introductory question din about yung Safe Spaces Act. So question number one is, ano ang kahalagahan ng Safe Spaces Act? Bakit nga ba mahalaga, no, ang Safe Spaces Act? Ano yung importance nito, lalo na ngayon, no, sa lipunan natin ngayon? Mahalaga ang Safe Spaces Act dahil bukod sa define niya nga kung ano ba yung GBSH, ilan sa mga acts dito ay ginawa niyang punishable, no? So nagkaroon ng penalty yung mga akala ng iba ay okay lang, di ba? Yung so dito sinabi natin na mali yung paninipol, no? Mali yung pambabastos sa mga babae sa kalsada kasi pinaparosahan na ito under the Safe Spaces Act, no? At ang isa pang mahalaga dito, in-address kasi ng Safe Spaces Act yung ilang gaps doon sa mga dating batas, no, katulad na lang sa RA 7877 o yung Anti-Sexual Harassment Act of 1995, no. Dito kasi ni-recognize ang sexual harassment nangyayari din siya between peers and by a subordinate to a superior or to a senior and by a student to a teacher, no. So na-address niya yung ganung klaseng gaps, no, kasi ni-recognize natin na hindi lang naman na teacher to a student yung harassment, pwedeng baligtad, no. So naging saklaw na rin ito ng Safe Spaces Act. And ang mahalaga pa din dito, nagkaroon ng malinaw na duties yung mga employers, yung heads ng schools, sa kung ano ba yung mga dapat nilang gawin para ma-prevent yung GBSH or sexual harassment sa kanilang mga spaces, workplace, educational, and training institutions. Yeah, so I think that's a very good that's a very good explanation, ano, and maganda rin na i-point out na yun, to summarize yung sinabi ni Ms. Nevy kanina, hindi na criteria yung moral ascendancy, is that right, for sexual harassment? Kasi in the previous na sexual harassment na law, may moral ascendancy na requirement, which is which in reality hindi lang naman talaga yun yung mga nangyayari sa totoong buhay. So the answer is very, very well said. Thank you, Ms. Nevy. So let's proceed to our second question, which I think delineates kung hanggang saan ba yung limits nitong Sexual Safe Spaces Act. So tatlong questions ito, but they are essentially the same. Ano? Ang sexual harassment ba under Safe Spaces Act ay para lamang sa mga kababaihan? Yung related question niya, applicable ba ito sa LGBTQs? And siguro itong another related question natin dito is, sakop ba pati ang kalalakihan dito? Ayun ang kagandahan pa, no, nung Safe Spaces Act. Hindi lamang po sexual harassment against women ang saklaw nito, no. Sakop din po nito yung sexual harassment maging sa mga lalaki at miyembro po ng LGBTQIA+ community. So, kung nakaranas po ng sexual harassment yung mga lalaki o members po ng LGBTQ community, maaari rin po silang mag-file ng kaso under Safe Spaces Act. And to point out, actually, meron dito kasama din sa mga acts as GBSH, defined as GBSH, yung mga misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist remarks. So, it just proves na hindi lamang po ito, hindi lamang pinoprotektahan ito ang mga babae, kundi maging iba pong gender o kabilang po sa LGBTQIA community. Okay, that's a very good improvement from the previous law, ano. So sa viewers natin,
it's good to know na everyone is covered by this sexual harassment.